like a Hellcat. Ako po pala si Jornal Lipayonan, dating cameraman ng ABS-CBN. Pinag-isipan ko na matagal bago ko ginawa itong pagre-record ng video para maihayag sa loobin namin at ng aking mga kasama na nagdemanda sa ABS way back 2002. Okay. So ito po yung mga ebidensya na ako ay isang cameraman na naging empleyado nila. Ito yung ebidensya na si Coco Martin ay minsan nakasama ko sa mga projects. Sa Hong Kong po yan. So yan po. So alam naman natin na lahat tayo, kahit pa paano magkaroon ka ng souvenir, kumukuha tayo ng larawan. So, souvenir ng ibig sabihin ay nakarating ka sa isang lugar na hindi pa nararating at nakasama mo yung mga taong importante sa iyo. So kahit pa paano, matagal na ako kami magkasama ni Coco Martin. Napanood ko kasi, dahil sa napanood ko yung video ni Coco, tsaka ni Kim Chu at ng ibang mga artista, naisipan kong sagutin. Unang-una, sir, may karapatan akong magsalita dahil katulad sa atin, noong panahon na dinimanda namin ng ABS. 1997, naging cameraman ako hanggang 2002. Wala po kaming benepisyo. SSS Pag-ibig Pain Health. So karamihan ng mga kasama ko roon na tumagal na ng dekada, higit pa, ay ganun din, walang benepisyo. So sila ay sumama sa akin. Bago po ako nagdemanda ng 2002, nilapitan ko yan. Sila Noli De Castro, Ted Filon. So yan yung mga ebidensya na nakasama ko si Kabayan. Ayan po ko yung nakabandana. Ayan po kami si Kabayan. Ayan po ko nakabandana. So matagal na ho ito. This was siguro nung panahon na tatanong siya pagka-vice president. So ginawa nga natin ang pagdemanda ng 2002. Ongoing yung case, hindi kami tinanggal sa kumpanya. Nanalo kami sa Court of Appeals, umabot na hanggang 2010. Inalok na kami ng kontrata. Pag hindi ka pumirma, out ka sa kumpanya. Choice mo yan. Gusto mo manatili. So, syempre, sayang yung tenure na tinagal namin. Ang inihiling lang namin ay maging regular na empleyado. Dalawang uri kasi ng empleyado meron dyan. Isang regular at kaming mga talent. Kung ano yung trabaho ng regular, yun din naman ang trabaho namin. Titignan mo yung batas, walang salitang talent. 2010, sa pilitan kaming tinanggal. So, nangyari, nung tinanggal kami, nagtayo kami ng picket protesta. Ang kaso namin ay umakyat na ng Supreme Court dahil umapila sila. Hindi nila kami sinettle or nakipag-usap. Hindi sila nakipag-usap. Ngayon, Coco Martin, Kim Chu at iba pang mga artista. Nung panahon na yan, alam nyo na kami ay illegal na tinanggal. Asan kayo? Ganun din ang panawagan ko sa mga director dyan at sa mga kapwa ko manggagawa dyan sa loob. Nasaan kayo? Walang social media nung panahon na yun. Walang senador na pumuprotekta sa amin. Kundi ang baon lang namin, pasensya. For 18 years, ngayon lang napag-usapan yung kaso namin. Kaya kalokohan ang sinasabi niyong pinapatay ang press freedom. Kaya malaking pasalamat ko sa social media na ihayag ang katotohanan, lumabas ang katotohanan. Ano ang pinag-iba namin na 100 plus kaming illegal na tinanggal, pinakain sa magagarang hotel, at pagkatapos pinakain, mabusog. Ang iba nagbihis pa, talagang nagkontodo, postura pa dahil akala nila, wow, parang ano na to, promotion to. Tataka siya, bakit may mga security guard sa mga gilid niya. Biglang ito, lalatagan siya, sorry, wala ka na sa kumpanya. 2005, 300 plus na manggagawa dyan sa ABS ang illegal niyong tinanggal. Tinanggal niyo kami ng wala. Wala kami nakuha. Ito, ang katwiran nyo, bakit na pinasara ang ABS sa gitna ng COVID? Kami, tinanggal kami sa araw ng Kapaskuhan. Alam mo, Coco, ang mabigat kasi sa iyo, yung dami mo sinasabi, alam mo, para kang bata. Dapat bago ka magsalita, tinimbang mo muna lahat. Sa panahon na ito, hindi lang ikaw ang apektado at walang trabaho. At hindi kayo pinasasara. Panandalian lang. Ang gusto nyo, i-revoke, tanggalin ang, i-abolish ang MTC, ganito, ganyan. Hindi kami nagdidiwang dahil sarado ang kumpanya nyo. Nagdidiwang ko kami dahil may batas na nai-implement, na may batas na may pangil na sinusunod para ma-implement. Kumbaga, walang pinipili, mayaman o mahirap. Ang driver nga lang pag pinara ng MMDA at paso ang lisensya, walang rehistro.
automatic yung sasakyan, bibit-bitin eh. Anong pinag-iba nila sa inyo? Dahil bang malaking kumpanya kayo, marami kayo natutulong? Bakit hindi ba kayo pwedeng tumulong nang kahit na panandali ang sarado ang kumpanya nyo, kung talagang bukal sa kalooban nyo? At pangalawa, ako, hindi utang na loob ng mamamaya. Huwag kang manumba. Yung mga stuntman na minsan pinagsalitaan mo na hindi maganda, yung mga grupo ni Tatay Bal Iglesias. Alam mo, ako, ang daming problemang binanggit sa akin si Kuya Boy Roque. Ha? Si Kuya Boy Roque, ang daming kinuwento sa akin ha? Dahil nakasama kanya sa trabaho. O anong klaseng ugali meron ka? Pati pagbuhos mo sa mga utility. Yung, alam mo, ito ha, mga kababayan, si Robin Padilla, minsan na nakasakit yan dahil syempre, sparring, nakatama yan. Pero makikita mo si Robin Padilla, inaalo niya, humihingi siya na tayo, sorry, pasensya ka na, napuruhan ba kita, nasaktan ka ba? Kasi nangyari, trabaho eh. Ikaw, nakarating na balita sa akin kasi marami nasusumbong sa akin, mga stuntman. Minsan nakapanakit ka, napuruhan mo yung tao. Ano binitaw mo salita? Ito, base sa kwento ng stuntman sa akin. Base sa kwento ng stuntman sa akin. Ang sabi niya, alam mo yung sinabi? Ah, pasensya ka na, hindi ako katulad ng isang tao dyan na kapag nakapanakit, eh humihingi ng tawad at nag-aabot. Hindi ako gano'n. So, paninindigan mo na na gano'n ka. Well, okay lang yun. Kita naman eh. Nung nag-run ka eh, lintik na yan eh. Basagan ang mukha ang sinasabi ko eh. Baka hindi mo panindigan. Huwag gano'n ka ako. Kasi ang pangit eh, iniidolo ka ng hindi yan si FPJ eh. Hindi ganyan ang karakter ni FPJ. Hindi ganyan. Maraming magpapatunay niya na hindi ganyan si FPJ. Malumanay siya. Bilang mamamayan, bilang pananaw ko, bilang ordinaryong manggagawa at masa, rule of law. No one is above the law. Ang pagkakaintindi ko dyan, sumunod lang tayo sa batas. At implement, ipatupad ang batas. Ganun lang kasimple. Naging paso na yung prangisa nyo. Sabihin nyo, sana nagkaroon ng konsiderasyon after ganito. May batas tayo. Huwag nyong baliin yan. Na ibig sabihin, pagpaso na pala yung prangisa ng sasakyan ko, mga senador, pagpaso na pala yung permit ng tindahan ko, eh hindi ako magano, makikiusap ko. Eh hindi ho, magtitinda ako kasi wala pa akong pera pang-renew ng prangisa. Ano, ganun ang sasabihin ko? Eh, bago pa man dumating ang deadline, ang haba ng taon, ilang taon ang dumaan. Ba't hindi nyo naisap na asikaso? Bakit napasara? Para ka namang ginutom, kumatin. Tapos, yung mga sinasabi mo, naghahamon ka. Eh, mamaya may pumatol sa'yo yung paghahamon mo, iba, hindi mo mapanindigan. Baka mamaya lunukin mo yung sarili mong dila. Kaya natin, may batas na umiiral. In behalf of my group, grupo namin, maraming salamat. Tapos punta naman tayo rito sa mga artista na to. Yung mga, ano, lalagay yung kamay sa dibdib, ganito, pati mamamayan, idadamay nyo. Bakit? Kumita na nga kayo sa mga mamamayan eh. Ginoyo nyo na nga eh. ABS-CBN, ginoyo nyo na nga yung mamamayan, pambira kayo. Libreng laban ni Pacquiao at saka ni Mayweather, naningil kayo eh. Naningil kayo, tapos gusto nyo ilagay pa yung kamay sa dibdib. May pa-post-post pa. Tama na yung kadramahan. Huwag nyo i-die. Kasi pag kumikita ABS, kumikita ba yung mga yan? Ano yan? Mga tangapagmana niya ba? Mga tangapagmana ba ng kumpanya yan? Ha? Kayong mga artista dyan? Mga tangapagmana pa kayo ng kumpanya? Ba't di na lang kayo manahimik? Hintayin nyo ang batas. Okay? Hindi kayo abogado. Ang ginagawa nyo, humihingi kayo ng simpatya. Pati yung Supreme Court, didiktahan nyo. Pambihira naman kayo ang laban ng samahanggo eh. Benepisyo at maging regular na empleyado ng kumpanya. 18 years naming hinintay yan. Until now, naghihintay kami ng desisyon ng Supreme Court, hindi pa lumalabas. Kayo ilang araw pa lang, wala pang isang linggo, tatlong araw pa lang, didiktahan nyo yung Supreme Court na mauna kayo. Ba't ganun? Kung gusto nyo, sabi nyo, diktador si Duterte, diktador yung ganito. Supreme Court, o anong ginagawa nyo ngayon? Pinipressure nyo na maglabas na ano, kesyo, nakakatulong kayo sa ganito. Na, bakit? Kayo lang, ano, TV station, kesyo, pag sinaktan yung pamilya, o sino ba? Kahit sinong tao, pwede gagawin yan, Coco Martin, huwag mo na ipaalala yan. Pambihira ka. Alam mo, ang liit ng tingin ko sa'yo eh. Alam mo, sa totoo lang, kahit gano'ng kakayaman, gano'ng kalaki ng bahay mo,
Kaya mayroong mas maliliit pa sa atin na wala ng trabaho at walang hanap buhay. Kami nga, 100 lang kami nung way back nung nagdemanda kami at nag-rally kami. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Sige nga. Anong suporta nakuha namin sa inyo? Wala, di ba? Nga. Please lang. Kayong mga artista dyan, tigil-tigil ang mga propaganda mo. Wala na naniniwala sa inyo. Nakakahiya lang kayo. Ang payo ko sa inyo, kausapin niyo yung amo niyo. Kausapin niyo yung boss natin. Nga pala, marami nagsasabi sa akin, wala kang utang na loob. May naitulong naman sa iyo ang ABS-CBN. Totoo naman yun. Pasok ko ng ABS. Isang taon wala akong sweldo bilang trainee kahit may alam ako sa camera. Kasi ang mga cameraman nyo, yung mga supervisor nyo na cameraman, kapag mas may alam ka sa kanila, lagpak ka. Pero kapag nakisama ka sa inuman, sa chikahan, sa barkadahan, good ka.